Hello, hello subscriber. It's our day 254 and today is June 14 and it is Wednesday. Ayan, nandito na naman tayo sa ating construction site dito sa May Bongabel Private Resort dito sa Bukal, Calamba, Laguna. Ayan, mag-update na tayo ng ating ginagawa dito. Ayan, naka-order lang namin ng graba saka ng module din ba tayo ng buhangin? Ayan, buhangin saka kasi nasa ig na at meron kaming bubuhusan na slab dyan sa may pump room. Yan, isang elf lang. Tag isang elf lang, no? O half-half? Tag isa. Yan, tag isang elf siya. Adi, dalawang truck yan na maliit. Yan. Hindi umabot yung ating in-order dati na malalaking ano. Kasi ito dumating din yung mga flat bar namin. Yan, gagamitin namin din sa ano yan. Mga kulang pa. Tapos itong piping na to. Kuya Jerry, para sa itong tubo na to? Ibuto, sir. Ah, yung stand niya? Ah, o, yung panglock pa na ng ano, saka yung tungkod ng gate. Yan. Ang gamit niya, tubular lang na di uno yata to. Tapos yung flat bar, parang pandagdag dito sa ating gate eh, ano? Ayan, medyo naka-forma na ng konti yung gate natin. Ayan. Ano na itsura niya pag naka-extend siya. Naka-expand. Ayan, nakalabas na siya sa bubong. So, bababasa na siya ng ulan. So, highly maintenance to kasi baka kalawangin. Medyo natagalan siya ng pagkakabit kasi nga binabalansin niya lahat dahil medyo mabigat din to kasi apat na panel to, alas apat na panel to, maliit nga lang yung dalawa. Pero dahil yung ginawa namin yung kapal lang ng tubular namin nasa 1.5 lang to kasi pag nag-dos kami baka mabigat na eh, maglalagay pa kami ng hardiflex planks dyan so dagdag bigat pa siya. Ayan, pero gagawin namin kada bukas ng ano, yun nga gagawa niya ng ano, ng tungkod dito na ano, na pipe. Ayan, parang support siya. Ito dahil hindi masyado may bukas ng 90 degrees. Ayan, kiniskisi pa din. Yung grinder niya para maibuka lang ng husto. Ayan, kitang-kita na yung pagka-grind niya dyan, no? Saka ipa-plastering na lang yan pag ano, steel coat na siguro para gumanda tignan. Lata kasi siyang tinapyas, oh. Yan. Saka hindi rin kasi sa skwalado masyado yung pagkagawa. Tapos itong pillow lock na to, ang ganda-ganda niya kasi meron siyang ano, lagayan ng langis, diba ito yung pinaka-bearing niya, no? Tapos ito, may, ano ko naman lang yung cover nito. Dito yung nilalagay yung langis niya para umikot, lumuwag siya. Pati din itong mga ito, nilagayan din siya ng langis yan. Yung butas na yan, no? Yan, dyan pwede lagyan ng langis. Doy, hindi na ito makakalas, no? Hindi na matatanggal yung gate. Parang permanent siya. Permanent ito, no? Kasi magkabaliktaran yung ano mo eh. Yung bearing. So, hindi na mahugot ito, no? Mahugot siya. Mataas. Eh, pero nahugot talaga na ano mo. Lahat, nasa ilalim lahat ng ano niya. Ano? May control sa gitna. Kaya nga, pagka... Pero nahuhugot yan na ano. Pero ang depensa lang yun na ano, yung hindi siya babagsak. Ah, pero ba makayang hugutin kahit may kontra sa gitna? Kasi ano lang naman yung parehan, isa lang naman naman at saka yung sa welding, yung ano niya, yung isa lang ang direksyon ng welding sa baba, nandito sa bandang side. Hindi yung pinaka ano niya, yung pinaka kaganoon nandito sa ilalim. Ito. Ito. Lahat sila ganon. Pero, di ba itong butas na ito, doon sa ilalim ito lagi?
Kabilaan meron din. Ano? Kabilaan ba meron? Sa yung dalawa sa ibabaw. O sa ibabaw siya kasi yung doon kasi ano yung ano eh. Ito pwede naman dito. Pero hindi dito yung pinaka ano niya. Yung saluhan niya nandito yung butas. Tapos ito yung titi niya saka ito yung ano babae. Ito yung lalaki ito babae. Sa baba baligtad. O pero pag gano'n, mahuhugot ba? Eh, magkukontrahan nga. Mahuhugot pa rin siya dahil sa ano, yung... So bakit, naipasok mo nga, no? Nahugot mo na ba? Hindi pa? Ito, nahugot itong isa. Pero ito parang di mo mahuhugot eh. Mahuhugot. Yan. Eh di ba, kinabit mo yan, minel mo yan, nakaganyan na? Hmm. Hindi mo yung, siya pinasok? Ano siya, yung tawag na ito. Kahit ano kasi siya, nahuhugot pa rin dahil isa lang ang direksyon ng ano building yun nga yung ano kaya pwede siya hugutin na pataas talaga? Sige nga natin yung mamaya pag ano parang magkukontrahan kasi parang hindi yung ano lang yun ayan. O, testingin namin kasi nga parang nag-doubt ako bigla na hindi siya mahugot kasi nga magkakontra yung dalawa, baka baliktad. O, pero sabi niya nahuhugot daw, so sige, tignan na lang natin. Ayan. Tapos ito, si tatay, paday pa rin ang grind ng mga pader natin para mapinturahan na. Ito yung isang panel ng pinto eh. Kasi ito naman yung pinakatoto para sa tiles niya sa loob ng caretaker. Silipin nga natin dito sa loob. Tignan natin yung CR natin dito. Kala ko naputo na yung daliri mo. Oo, nakabahan din ako eh. Ayan, ito yung caretaker natin. Ganun na din yung design. Ano, fixer na rin siya. Naka-wood ang wood accent na rin. Tapos naka-tiles din siya. Pero yun nga lang, hindi namin siya ipu-pull. Unless may sobra. Sir, dito lang yung mga talaga ngayon ba? Shower? Dito, oo, meron. Kasi, paliguin natin yung... Oo nga. Paliguin natin yung caretaker. Pero pag, ano pala, di ba, hanggang dito lang yung test mo dyan? Pero kung marami pang sobr... Tapos ka na ba mag-test sa kabila? Wala pa, sir. Ay, wala pa. Kasi, may ano pa sila dito eh. Oo nga, no. Kasi iniisip ko, kung sosobro naman yung tiles, di pa taasin mo na yung dito. O, pero dahil nauna pa ito doon sa kabila. Ha? Ito design na ito, sagad. Ah, ito, ganun din. Ito, sagad din. Eh, sabi ko kanina, tinanong kita kung ganyan lang tayo. Sabi mo, oo. Ang gulo-gulo mo, ha? So, tuloy, ano pala ito hanggang taas? Ah, okay, sige. Nung tanong ko agad sa'yo yun, eh. Sinilito ako eh. O di pa social ang caretaker natin? May shower pa. May ano pa siya? May shower pa siya, imbis na titabo lang. O. Tapos ang ganda din ang lababo niya. Yun din. O pero kami din naman yung caretaker nun eh. Kami din pala. Ayan. Okay. Naskin po na ito mga ating mga outlet dyan. Ito nag-release na rin. Okay. Kasi marami tayong ties, oh. As in, so sobra talaga, no? So, ano kayo maganda? Palanong natin kasi natin pwedeng gamitin. Sayang kasi, eh. Wala na lang maisip, eh.
Ayan, sige. Mamaya, tignan natin kung saan natin pwede pa lagay yung mga tiles. O, pero dyan ko na naman bilhin sa tapat yon. Baka pwede i-swap. Kaya namin i-swap yung mga tiles. Ayan. Silipin nga natin yung ating tiny house. Ah, ito, oh. Nilagyan na ng tali, oh. Diba to? Tapos pinaliguan na din siya. Oh, may tali siya para, ano, masanay na siya ng tinatali. Kasi paggabi, nangahabol talaga siya ng mga nagtakabahay. Di ba? Ng mga alaga namin dito, puro tulog, oh. Diba yan? Nag-alaga ka para may bantay ka, mga tulog. Sa bagay, gabi sila gising. O ayan, na-finish na rin pala ni tatay yung ating building dito. O, ganda na. Nagkabit ko nila yung mga, ano, yung mga salamin. Pero hindi pa nila nasama to. Ewan ko lang bakit. Siguro naantay pa yung ating payment kasi 10,000 lang yung down ko. E nasa 80,000 yung total babayaran sa salamin. Tapos dito nagpagpalagay na ako ng sliding, ano, sliding door dito para sa nasalamin din. Ito yung aking hilam, yung laboratory. Hindi pa rin ako nakakahanap ng cabinet na ilalagay dyan, no? O kaya baka mag-welding na lang ako. Sinipabili ako ng welding naman ni Peace para mga welding rod. Tatry ko mag-welding-welding para ako nagagawa ng mga ibang, ano rito, ibang mga cabinet na ano. Kasi ang dami pa. Gusto ko yung mga napo-fold na natatago. So baka ako na lang ang gagawa. Diba? Sana makagawa nga. Baka hanggang pangarap na naman. Ayan. Ito na, nakabit na yung ating salamin dito. Ayan. Ayan, ang ganda na. Tapos wood accent siya. Ayan. Ayan. Wood accent siya. Mas maganda yan pag natapos na itong ating ano, yung wall. Kasi nga, bitin pa, may apat na panel pang kulang dyan, oh. O, pero pag kumpleto na yan, maganda na sana siya. Tapos sakto yung binili kong ilaw dyan na ano, chandelier na bababa. Na paikot na ilaw. Kitang-kita dyan, oh, kagabi. Tag-tag-accent yun sa labas para ano, gumanda yung ating resort. O, yan. Kaya type-type ko ng gamitin itong aking ano, para makapag-toothbrush na dyan. Sana matapos na namin. Pero yun, ang nakatapusan pa kami doon sa tinitira namin. Pero ngayon, dito na rin kami natutulog. Umaga na lang kami pupunta doon. O kaya sumisilip-silip na kami doon sa inupa namin. Kasi nga dito napapagana na namin ng mga aircon. Wala nga lang bed. Jana, yan si Lolo. Nagkakalat ng mga pulbus dito. Ayan, ang daming pulbus na. Tapos kagabi pala, pinuno na namin yung ano, pulang tubig. Ayan, nalinaw-linaw na naman niya. Bagong karga kagabi. Dito, hindi pa rin natatapos yung trash kasi nga wala pa, hindi pa na nalagay ng hagdanan dito para makababa na ako. Ayan, hanggang dito pa lang nila nagagawa kasi hindi niya alam kung hanggang saan siya maglalagay kasi nga maglalagay ng kesame dyan. Ayan, pero siguro pwede pa isang trash lang bago mag-kesame. Diba, isang trash pa. Ayan din yung style niya. Ayan. Ayan. Tapos dito sa taas, pasulyo tayo mag-video kay ano, Kuya Jerry. Ito yung video niya dyan sa taas. Ayun ako, sorry.
bitin pala yung video ni Kuya Jerry. So, try natin silipin yung kanilang bakal dito. Kaya lang, kayanin ba ako nito? Subukan natin. Ako, nakakatakot. Ayan, ito na lang kasi hindi ko na kaya umakyat pa. Ayan yung mga bakal nila dito. So matibay-tibay yung atin. Parang dahil ang daming bakal, no? Parang matibay. Tapos yung pang box-box na yan nandiyan, ang purpose niya, yan yung pagka nag-repair ng pump, yan bali kapasok yung mga tubo para mahatak yung ano, pag yung mga store ng ano natin, ng mga pump. Mga ano yan, ang mga poso natin, yung deep well. Yan, yan bubunutin. Yan, nagkakaya kami ng space dyan na butas yan. Dikwa, ano, parang 5 o 4 yata sukat niyan. Ayan. Sasagabag na rin ng mga wiring, ayan. Mga junction. Ayan. Tapos ito yung isa dito. May pailaw ako dito sa may ano, di ba, maglalagay ako dito ng canopy. Ayan, tapos may pa yung ilaw sa dito. Ganon din sa harap pa ng pool. Naglagay din ako ng paano, ng tatlong ilaw dyan na pinlight para kung sakaling ano, mailawan yung ating signage dyan. Para ating sasakay sa nasa taas ng ano, yung ilaw. O ayan, try natin baba kasi nakakatakot na. At gumagalaw-galaw yung tutoy. O kaya baka bumigay siya sa bigat po. Ay, ang hirap. Ayan, doon natin dito. Ayan, o di ba magiging malinis na siya pag may ibu. Saka maano na, mahuhukay na natin ang maayos yan. Na pag may silong na. At so next kong orderin na yung mga pressure pump na natin. Pero baka kunin ko yung bladder tank. Mas mataas kasi ang pressure nun, mga 40 PSI. Kasi yung 40, o mga 40 to 60, kakayanin niya yata yung mga bladder tank. Pero yung stainless na mga pressure tank, hanggang 40 PSI lang yun. Minsan mahina pa dun. Ayan. So baka yun ang ating magiging ano, makatangke ng tubig. Ayan. Ayan, nalilaw-lilaw ng tubig ko. Pero kung i-close up natin, may mga lumulutang na mga powder nung kinikis-kis dun. Ayan. Tapos ito, ayan, nakabit na yung ating salamin dito. Ayan o. Oh. Ayan, alok siya. Ano siya? Analok yung ating ano, frame. Aluminum siya na kulay. Parang brown ba yan? Ayan. Pero hindi pa nakakabit yung ano doon. Hindi pa nakakabit. May isalamin din to. Tapos kanina na videoan ko doon. Ito yung pag-install nila kanina. Ayan, tignan natin. Ano, doon yung video nila pag-install. Dito na lang ito ba? Saan ba? Ako. Pag-alab na lang tayo. Ayan, so nasa kalusin na sila yung nag-install. Ito na, nakabit na rin itong isang ating dito. Ay, ano pala siya? Slip mirror lang pala siya. Okay lang din. Bakit maganda na naman yung diretso. Wood style siya yung ating ano ba. Yan, so hindi tayo maaanggihan ng ulan dito. Tapos iguguko ko na din yung sa may ano. Sito pa mag-pedal kayo magsukat? Kami po. Ayun, iguguko ko yung sa may tayo niya kasi yung CR sa kayo sa baba. Kasi na, pwede na yata ang sukatan.
Bali pa rin to. Oh, baka ano nga, tubong ba yan? Kapag ginamit nila na ano na sa ano yan, parang 2x3. Kakayanin yan ng mga bagyo-bagyo, halimbawa rin doon. Kaya yan. Baka biglang magtanggalan eh. Kaya pala, tanggalin. Kaya tanggalin ng bagyo? Wala. Yung dito kakabit, makakabitan din ngayon dito. Ah, wala pa yung dyan niya. Bakit dito ko yung pinakamadali eh. Hindi nyo dala? So busy lang yan eh. Ha? So busy. Ano? So busy? Ano? So busy lang talaga. Yun pala talaga yan. Oo, nakasama na doon sa ano. Ayan. So. Wala muna ang offer. Ayan, mamaya makita natin yan. So, balikan na natin. Back to the vlog tayo. Ayan, o, oh, diba? Talagang buwis buhay lang yung pag-i-install ng mga salamin. Oh, pero maganda naman siya. Ayan, sarado na siya. Ano na siya? Secure na siya doon pag umuulan. Yung anggin ng ulan, hindi na mababasa rito. Pero ito, matatakpan din namin yan ng ano, ng gagawa kami dyan ng tubular na frame, tapos talaga namin ng hardiplex siguro na paano, na wall. Ayan. Nang aming ilalagay dyan. Ayan o, oh, naglinis kami kahapon, tapos ngayon nag-grinder na naman, ayan na naman o. Oh. Oh, ito na pala yung order namin na ano, na gutter para doon sa garahe namin na ikaabit doon. Yan, yung bubong. Kasi bago kasi ma-install itong mga ano, yung polycarbonate na bubong namin na to, yung plastic na to, bago ikabit yan, kailangan na install itong gutter. Yan, so sinadyos naman ni architect na stainless na yung bilhin namin, kaya medyo mahal to. Nasa 24,000 yata itong ano to, gutter na to na stainless. O, pero yung sa building ko, hindi ako nag-stainless doon. Nakalimutan namin na isip, ano. Pero kung sakali siguro, mas mahal yung kasi ang lawak ng buong building kung stainless, eh, no? O, pero maganda naman yung pintura nila. Tatagal naman daw, sabi nung in-order namin, yung Union Galvanize. Sila rin naman, sa kanila rin namin in-order to. Yan, stainless lang. Ayan. Bali, dalawang set siya, dalawang pair siya, kasi yung machine nila, hindi daw kayang form, magtiklop-tiklop ng marami. So, kaya hinati na lang sa gitna. Tapos, nagkaroon ako ng parang overlapping na lang na 10 cm. Ayan, para hindi, ano, meron akong didikitan ng, ano, ng pangdikit para hindi mag-leak yung alulod natin. Maganda ng stainless, no? Ayan. Tapos ito yung kakabit namin dun sa gate. Ayan yung hardy plank na hardy planks. Parang wood yung accent, ano niya, texture niya, you know. Pag yun naman kung parang wood. Ayan. Tapos pag pininturahan na siya ng ano, haspin, mas maganda. O yan, bakit natanong nyo ba't may gulong dito? Kasi nung last year, nagpalit ako ng gulong. Ayan. Tapos ito, hindi ko pa siya tinatapon kasi parang gusto ko siyang gawing DIY ng mga supa. O kaya gusto ko mag-welding. At ako gagawa niyan. Ayan. Tapos na-order ko na sa Lazada yung ano, yung,
kasi wala akong makita sa ibang mga store. Pero sa Lazada, nag-order ako ng pailaw dito sa mga yan. At siya dumating, oh. So, panoorin nyo yung unboxing ko mamaya. Mag-unbox ako ng aking mga wall light outdoor. Tingnan natin kung palpak yung deliver ba sa akin o hindi. Ayan. Ito, oh. Ito yung itsura ng pool namin kung talagang hindi nagpapalit ng tubig. Ayan, nilulumot talaga siya, oh. May lumot pulay green. Ang ginagawa dyan, kaya may tubig dyan, hindi pa namin pinapalitan. Kasi dyan kami sumasalok ng mga panglinis-linis dyan. Tapos kaya, kaysa naman i-drain, maaarawan din. So, para protection din sa araw yan. At so, ang lalo niya rito, oh. Ito kapapalit lang. So, mamaya, baka linisin na naman din namin yan. Pero pag nilagyan ng chlorine yan, dapat mawala. Eh, kaso, mas parang maganda yung walang chlorine na ano, oh. Kasi pag nagdalag ito, masakit din sa mata. Kaya tayo dito. Ayan, para makita natin yung installing na dito. Bali yan, may yung ito, naka-fix na sa lamin to. Saka dun sa taas. Pero itong gitna, naka-owning siya. Yung tataas na ganon. Ayan, hindi na natin. Kaso baka basa pa yung ano. Ayan, ito yung owning. Gaganyan mo siya. Tapos ito kayo lakang pang ganon. Ayan. Ayan, diba? May ganyan-ganyan. Pero itong aking ano, naka-fix na siya. Ayan, naka-wood accent din siya. Wood style, ayan o. Ayan, pang matagalan na rin yung design. Actually, na-request ko to. Ano, gusto ko sana may mga frame-frame pa siya. Pero parang mas nagustuhan ko naman din yung walang frame. Kasi nga, bumili nga ako ng chandelier pababa dito. So, ngayon, kitang-kita na siya sa kalsada, diba? Yung pag na-install na yun, so ako, makakadagdag, ano yun, attraction. Ayan. Tapos, ayun, na buhusan na namin, yung waterproof na namin yung flooring dito sa caretaker na buhos na bubong. Ayan. So, sabi ko kay, ano, yung si Boss Jeff, oh. Sabi ko sa kanya kay Boss Jeff, sukatin niya itong taas kung dyan magkakasya yung bilyaran. Para kung sakaling kasya yung, pagka nagkasya yung bilyaran dyan na maski junior size lang. Kasi kala ko bilyaran nasa ano eh, 5x8, 5x7 feet o 5x8, ganon. Feet. So pag nagkasya dyan, hindi na kami maglalagay ng tiles dyan. Pipinturahan ko na lang siya ng ano, yung rubberize. Kasi siyempre bumabagsak yung bola, di ba? Pero pag hindi nagkasya, nalagyan natin ng tiles kasi magiging ano na lang siya. Parang tambayan na mayroong mga coffee table na lang dyan, gano'n. Siyempre, hindi naman sila pwede mag-inuman dyan kasi ang taas yung bababa pa sila pag lasing, diba? So, malamang magiging coffee lang dyan o kaya kain-kain. Habang nakatingin dun sa bundok ng makiling. Tapos, lalagyan natin ng ilaw yung mga puno na yan. O, di ba ang ganda na dyan ang pwesto? Pero may bubong din yan. Kaya hindi pa nabubuhusan yung mga poste dyan. Ayan o, nakabitin. Kasi nga, ang plano namin, magbabaong kami dyan ng mga tubular o kaya ng round na pipe para maging ano, poste para dun sa bubong. Ayan, para ibabao namin. O, ayan siya. O, pero may nakalagay na tubular dun, oh. Kasi ang design dyan, may tubular dyan. Tapos nalagyan ng accent ng wood. Pero hindi pa nila nalalagyan ng ano, oh. Dapat yan, ano eh. May space lang na konti, nakaangat. Tapos ano, paputol pa yan kasi nga, yung nga may positive pataas. O, ito yung bakal dito, kitang-kita dito sa second floor yung pabakal dyan sa ating pump room. Ayan. Tapos nag-usap kami kanina ni Kuya Jerry, si Foreman. Sabi ko kasi, baka sa future, lagyan ko siya ng water slide, ng pool slide. Papunta ganun. So, nag-iisip kami kung saan lalagay yung hagdanan. Kung doon maglalagay na hagdanan, dito sa may bandang kanan, may planter box naman ako dyan. O, so, mahirap makakasagabal. Pero iniisip ko naman, pwede naman ako gumawa dito ng daanan sa taas kasi nga may hagdanan ako dito, papunta dito sa view deck.
So, iniisip ko maglalagyan ako ng daanan. Pero imagine mo, para mag-water slide ka, pupunta ka dito, aakyat, punta ka sa Buildex, lalakad ka dito, punta dito, saka mag-slide. O di ba, ang layo ng babaybayin. So, baka hindi na muna ganun ang ano. So, dito naisip namin, yun nga lang, may konting, ano, may problema kasi nga, may barbecue area ako dito sa side na yan, no. Ayan, nagawa na nila yung barbecue, may lababo na. Pero dahil sa taas, pwede pa naman ako maglagay dyan sa taas ng hagdanan sa gilid. Ayan, dyan. Kasi wala namang halamanan dito. Dito yung landing niya, paakyat doon. O, diba? Tapos, at least pag-akyat nila dyan, pag nag-i-slide sila, papunta-akyat sila dyan, o papadaos doon sila papunta dito. Mga ganun, diba? Tapos, lagyan natin ang harang dyan kasi mamaya may mag-dive dyan, diba? Ngayon. Tapos ito, halaman ko. Kakalimutan ko pa rin ano. Yan, konti ng graba. Gusto ko sana lagyan ng graba. Yan, nabiti kami sa graba eh. Yan. Kala ko sakto na yon. Ang ganda kaya, oh. Green na green yung ano, mga lumot dyan. Pero dito, ang ganda, oh. Diba pag fresh ang tubig. Ayan. Ito yung ilaw ko na binili dito. Oh, ang naman yung ilaw dito, diba? Oh, ayan. Ang pangalit siya. Pwede ako nag-raw taong itong flooring. Ay, oh, nag-raw taong na kasi may karawt na itong dingding. Oh, may karawt na siya. Meron na. So, konting linis na lang ito. Hindi pa lang, hindi ko pa ito nalilinis eh. Ayan. Kasi pag naglinis ka naman dito, araw-araw, pero mo, kakamapul lang mga ilang araw, ito na naman, oh. So, talagang hirap. Pag pinabayaan mo naman, titigas siya, mas mahirap natanggalin. Kaya, ang hirap. Pero hindi pala ako pumapayat. Lagi na dito, oh. Grabe. Magnasimot ko lahat yan, Diyos ko. Tapos yan, dito na kami natutulog. Ito, pakita ko na yung tinutulogan namin. Kaso yung mga, may mga likabok ako. Yan, dito ko natutulog ko. Lawa natin lahat. Yan, o, di ba, portambak. Ito yung bike ko, yung aking e-belo, e-bike. Ayan. Bihira ako magamit ngayon kasi nga puro vlog ako dito sa construction. Walang gala-gala. Tapos yung cabinet namin na doon pa sa kabilang bahay na inupahan ko. Kaya yung mga pinalaban namin damit, ayan, nakalatag lang dyan. Ayan, parang may paninda kami. O, tapos yung iba namin mga supplies. Ayan, dyan, yung mga iba pang ano, gamit pa. Ito yung mga sabitan na binalik ko ng ano, sabitan ng mga damit sa CR. Nalagyan natin kasi syempre pagka ano, may mga towel yan, di ba? Oh, tapos yung pinili ko, yung meron sa taas kasi pwedeng i-kasha dito yung ano, kasha dito yung cellphone na kalagay, oh. Ipit mo dyan. So, para may patungan na ng cellphone, may pasabitan pa ng mga tuwalya, di ba? Sa mga damit. Yan, ito yung mga exhaust pa na binili ko. Tapos kanina, yan, nawala na kuryente kanina dito. Kasi bumigay itong temporary na circuit breaker niyang ano, nung ating electrician, pinahiram tayo. Kaso luma, ito nga, na bumigay na. At yun, nagkabit kami ng bago na 15 watts. Ayan, meron kami dito ng temporary wiring. Ayan, naka-circuit breaker na kami. At first time ko lang nakakabit ng ganitong circuit breaker kasi nga, yung isa ko yung parang bakal na ano, basta iba klase yung itsura ng circuit breaker na yun. Tapos yan, nakasaksak lang yan dito sa plug. Kasi buhay na itong linya namin. So, yung pailaw lang ang hindi. Yan, naka... ewan ko sa aming electrician kung paano niya nakahanap yung mga wire dyan. Dahil, ano, salipot-salipot ba tawag dyan? Buhol-buhol. Yan. Tapos bumili din ako nung ano, yung di ba may exhaust fan papalabas ng bahay para singawan. Eh, kaysa naman tubo lang ang nakalabas doon, may bimili ako stainless na ano, kakabit mo dito yung tubo. Tapos ito yung makikita sa labas, o, oh, nakayoko siya. Pwede mong pinturahan niya.
Ayan. Pero dapat ma-secure kasi baka maninok to. Ayan. Marami yung binili ko na to. Kasi ito yung pump na gagamitin namin, yung diesel. Ay, ano to? Tama, diesel siya na water pump. Ayan o. At hindi ko alam kung gagana pa yun dahil last year parami binili yan. Ayan. So, yan. Pero sa aircon na kami dito. Diba? Nagpa-cob light. Ayan, binubuksan namin yung aircon dito kasi nga dito lang ako nakakahinga. Dito sa labas, ito o. Nag-glide na naman si tatay. So, hindi na naman ako makakahinga. Wala din ako mask. Oh, ayan. Pero sa tatay, oh, tibay-tibay talaga ng baka. Hindi nagbamask din, oh. Ayan, kasi ito yung nag-estimate ng mga bakal-bakal dito para sa ating gate. Pwede pinabili akong ano, maninipis ng mga welding rod. Nakita mo? Bili sa'yo? Nagamitin ko sana sa 1x1 yon na ano, mga project ko. Mas mabilis matunaw yun, di ba? Ano yun? Special yun, ano? Kasi pag makapal kasi, di ba? Nauna pang natunaw itong ano natin bago matunaw yung rod. Eh pag masipis, medyo mauna yung rod. Tapos ito, hindi tayo mabubutasan. Oo, doon lang din. Pero yun, syempre pag manipis yung bakal, di ba? Kasi mas ano kasi dyan kahit nahina yung welding yung... hindi tayo mabubutasan, diba? Ang matutunaw lang yung rod pero yung bakal mo hindi nabubutas. Ayan, para makapag DIY na din ako. Ayan, hanggang dito na lang siguro yung vlog natin, medyo mahaba na naman. Sa mga hindi pa nagsasubscribe dyan, baka naman, at salamat dun sa mga bagong subscriber. Welcome po. At malapit na tayo umabot ng 1,800 subscriber. Nako, ang tagal lang natin. Dapat iba million-million, ako 1,800 lang. Diyos ko. Pero salamat sa mga yun. Ayan. So, hanggang dito na lang tayo. Don't forget to subscribe. And click the notification bell para ma-update kayo sa aming channel na Bong and Jeff. At syempre para masubaybay niyo aming construction ng Bongaville Private Resort. Dito yan sa May Bukal, Calamba, Laguna. Ayan, bye-bye. Ang dami na namin kalakal, oh.